bago tayo nagsimula sa ating gagawing hipon na with oyster, igisa muna natin yung bawang. Pag medyo brown na, ang atin na namang sibuyas ilalagay. At after ng sibuyas, ito na ang ating hipon. Kailangan haluin natin ng maayos ang hipon. At hindi gamin natin itong lulutuin. Lagyan na natin ito ng suka, paminta, yan, patis, at oyster. Yan. Yan ang pangkasarap ng lasa. Ganito lang mga mari ko na pagkasimili. Kapag gusto ninyo lagyan yung sugar, option na lang yun. Kung gusto ninyo manamis-namis, ang iba naman ayaw ng sugar. Kaya depende sa atin. Konting lang, asin, okay na. Basta ang importante dyan, mayroon siyang suka. At hindi gano'n siyang lulutuin. Para hindi didikit ang kanyang balat kapag tayo ay kumakain na binabalatan natin siya. Ang ating sugar na hinalo, konti lang. Kaya manamis-namis kapag mayroong sugar. Takitan lang natin ng saglit. Ayan. Buksan at napagkasarap. Ang sarap ng lasa ng ating hipon. Napagkasimple lang, madali lang natin lutuin. Kahit maliliit lang na bata, kayang-kayang lutuin ang ating hipon. Na po ang ating result ng ating hipon with oyster. Maraming salamat sa inyong oras at maraming salamat uli sa inyong suporta sa aking mga vlog. Thank you, thank you.